So, ayun siya, 0-0 na guys. So, okay na. So, ganyan lang mag-reset ng mga printer guys. Napakasimple, di ba? So, ayun guys, ano, welcome back to my channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, nag-upload ako dito ng mga video tutorials about sa mga basic troubleshooting sa pagre-repair ng mga laptop at ng mga printer. At sa channel ko na ito guys, nag-upload din ako ng mga video tutorials na related sa ICT na talagang pakikinabangan nyo. Kaya huwag kalimutan mag-like and share at pa-subscribe na rin at pakihit na rin ang notification bell dyan para updated kayo lagi sa mga latest na mga video yung i-upload ko. So, bali ngayon guys, may problem itong printer. Ano, nagbibling siya, yung kulay orange at saka kulay yellow-green niya. Kapag ganyan guys, tapos nag-print kayo, hindi makapag-proceed sa pag-print sabay may nalabas dito na service required. Ibig sabihin ay reset ito guys, kasi ayan na siya nakasulat na, a printer's ink pad is at end of its service life. So, ang gagawin natin dyan, i-reset natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ito kasimple i-troubleshoot yung mga ganito. Basta may resetter lang tayo. Pagdating sa resetter guys, huwag kayong mag-alala kasi ibibigay ko ng free ito sa inyo. Pero abangan na lang ninyo yung password dyan sa screen ninyo. Hahatiin ko sa dalawa yung password para ma-extract ninyo. So, hindi na tayo gagamit ng screen recorder guys. Ganito na lang para mas mabilis tayo. So, nakakonect ito dapat sa ating mga desktop or laptop. Ayan, sa akin na nakakonect. Ayan. Then, punta tayo dito sa search button. Ayan. Type lang natin dyan ay Windows Defender. Ayan. Then, ito, makikita ninyo itong Windows Security. Click ninyo yan. Then, ito, yan siya. Makikita ninyo yan yung security niya. Click ninyo yung virus and threat protection, tapos doon lang rin sa manage settings. Kailangan naka-off lahat yan. So, ayun. Hindi na tayo nag-screen recorder, guys, para mabilis tayo. Kasi nagre-repair din ako nitong printer na to. Ipapakita ko lang sa inyo saglitan yung paano mag-reset. So, punta tayo sa resetter natin kung saan. So, sa akin, ito na yung resetter ko. Ayan, kulay blue na yan. Ito yan yung folder niya. Ito. Epson L120 resetter. Itong kulay blue, guys. Click ninyo yan. Then, ito makikita ninyo. Then, click ninyo itong select. Yan. Pagka-click ninyo ng select, dito sa auto selection, sa akin kasi, minamanual ko ng pili. Yan. Ayan. Ayan lang naman makikita ninyo dyan na naiiba. Click ninyo yan. Then, okay. After nyan, dito tayo sa particular adjustment mode. Click natin yan. Then, punta tayo dito sa waste ink pad counter. Ayan. Click din natin yan. Then, okay. Pagka okay, i-check muna natin itong main pad counter. Pagka-check, pasensya na guys, medyo maingay, may nagtatrabaho kasi dito eh. Pagka-check, click natin itong check na to kung 100% na ba talaga. Ito kailangan 100% yan. Pag 100% yan dyan, ibig sabihin reset talaga. So, click ko itong check. Kailangan naka-check muna yung checkbox guys ha. Click ko itong check. So, ayun guys, makikita ninyo 100% na siya oh. Yung target natin ito, ibaback to zero natin ito. So, paano yan siya iback to zero? Click natin yung checkbox, then punta tayo dito sa initialize. Click natin yung initialize, then okay. Yan, then sabi niya dito, please turn off the printer. Okay natin yan. Then, i-off ko muna itong printer. So, ayan guys, na-off ko na yung printer. Then, i-on natin uli. Ayan. Hintay lang natin. Ayan siya. Okay lang natin yan. So, ayan, mapansin ninyo, hindi na nagbiblink, ibig sabihin tapos na yung initialization niya. At wala nang error. Ngayon, itatry natin ngayon kung nag-zero na ba talaga. Ito. So, check natin checkbox. Then, click natin itong check. So, ayun siya. 0-0 na guys. So, okay na. So, ganyan lang mag-reset ng mga printer guys. Napakasimple, di ba?